Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo para sa isang online usapang bokasyon. Ito po si Father Randy Dezos ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Earl Tan ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Carlo Malaluan ang inyong kalakbay sa pagtugon. Sa gabi pong ito ay makakasama natin si Sister Sharon Templanza. Siya po ay mula sa Franciscan Missionaries of the Infant Jesus. Magandang gabi po, Sister, at mukhang magandang hapon po dyan sa inyo sa Roma, Italia. Magandang gabi po, Father. Hapon nga po dito. Pero yung greetings nila, pwedeng buon pomeriggio o buona sera. Pwedeng good afternoon or pwedeng good evening. Upang simulan po ang ating usapang bokasyon, pangungunahan po ni Brother Earl ang ating opening prayer at ni Brother Carlo ang gospel reading. Dalangin po natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa gabing ito. Maraming salamat po sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Pagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong mga kaloob, ay patuloy pa rin po ang pagbubuhos mo ng pag-ibig, dala ng pagmamalasakit sa aming lahat, sa gitna ng aming mga pangangailangan, sa gitna ng aming mga pinagdaraanan. Pinamamalas mo ang iyong presensya. Nawa po sa bawat pagtawag mo sa amin sa buhay kabanalan ay turuan mo rin po kaming tumugon tulad ng pagtugon ng aming mahal na Inang si Maria, punong-puno ng pagtitiwala na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na magiging tapat sa aming buhay. Gabayan mo po kami sa aming bahaginan at papagindapatin mong maabot nito ang bawat tahanang nagnanais na ikaw ay mamasdan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamaatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maglaan tayo ng sandaling katahimikan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid na ngayon ay sumusubaybay at nakikilakbay sa ating usapang bokasyon. Sa larangan po ng pagkilatis sa panawagan ng Diyos, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang karanasan ng paghuhubog, no? Na nagsimula pa sa ating mga pamilya, sa ating pagkabata, sa larangan ng pagpapakilala ng ating mga magulang sa pagpapahalaga sa Diyos, sa simpleng pagtuturo nila sa atin ng pagdarasal, sa kanilang pagdadala sa atin sa simbahan upang magsimba, hanggang sa mas lalo pang lumalim yung ating kakayahan na pahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Maari din po sa larangan ng ating pag-aaral sa iba't ibang level o antas ng paaralan, sa pakikisalamuha sa ating mga guro, sa ating mga kamag-aral at sa ating mga kaibigan.
maging ang karanasan po ng ating pakikisangkot sa mga gawaing pangsimbahan o pag-anib sa iba't ibang mga religious organizations or ministries. At mula sa karanasang iyon ay lumalim nang lumalim ang ating kakayahan na pahalagahan ang Diyos na ating sinasampalatayanan at Diyos na sa atin ay tumatawag. At nang magkaroon ng paanyaya sa larangan ng paghuhubog, halimbawa sa aming mga pari, sa larangan ng pagpasok sa seminaryo bago maging isang ganap na pari, o sa mga kasama nating mga seminarista na sina Earl at Carlo sa kanilang pagpapatuloy ng paghuhubog sa loob ng seminaryo, ay mas lalo pa na nagiging malinaw kung saan ang paanyaya ng Panginoon, no? At kung ano ang hinahangad ng Diyos na bigyan natin ng katugunan. Sa mga nagdaang online usapang bokasyon, napakinggan po natin ang kwento ng mga seminarista sa larangan ng paghuhubog. Napakinggan din po natin ang pagbabahagi ng isang paring diyosesano sa larangan din ng buhay paghuhubog. At ngayon naman po, ngayong gabi, sasamahan naman tayo ni Sister Sharon upang unawain ang kwento ng paghuhubog bilang bahalagang bahagi ng kwento ng kanyang bokasyon. Balikan po natin si Sister Sharon. Sister Sharon, buonasera. Buonasera, Padre Randy at saka Brother Carlo at Brother Earl. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon diyan sa Pilipinas. Una po ay marami at sa iba pang parte ng ano. Salamat po Sister Sharon sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Minsan ko nang nakasama si Sister Sharon sa online faith sharing, no? At ngayon naman sa ating programa sa larangan ng usapang bokasyon. No? Sister, sa pagkakataon pong ito ay ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon para ibahagi ang kwento ng inyong paghuhubog bilang mahalagang bahagi ng inyo pong pagtugon sa panawagan ng Diyos. Sige po, Sister. Maraming salamat po, Father Randy, sa invitation na to. Umpisahan ko na po yung aking pagkwento sa aking bokasyon sa larangan ng paghubog. Napakalaking factor po ang paghubog ng pamilya. Kung babalikan ko po kasi, minsan sabi ko, bakit kaya ako naging madre? Kasi sa totoo lang, ayaw ko talagang magmadre nung una. Then, yung binabalikan ko yung istorya ng aking bokasyon, ay saka ko lang nalaman na talagang ang pamilya ko pala ang unang naghubog sa akin. Naalala ko nung maliit pa ako, maliit pa kaming magpipinsan. Kami po kasi nakatira sa mga magulang ng aking tatay sa father side, no? Inaalala ko noon, ang lola ko, bagamat siya hindi naman religious, no? Hindi naman taong simbahan, pero araw-araw sa bahay ay nagro-rosaryo. Alam niyo nung kapanahunan pa ng mga tiyahin natin, mga magulang natin, pag alas 6 na ng gabi, o siguro di ko alam, Father Randy, pero siguro si na Brother Carl, si Brother Earl, din na nila naabutan to. At 6 o'clock in the evening, kailangan nandyan na sa bahay ang mga bata kasi magro-rosaryo. So naalala ko yun, kailangan na sa bahay na ako at 6 o'clock. Ngayon, kung wala ako sa bahay, kahit hindi 6 o'clock, doon naman ako pupunta sa bahay ng lola ko sa mother side. Wala din kaming ginawa kundi mag-rosaryo. Sapagkat nagkakatuwaan kaming magpipinsan, sige punta tayo kay lola kasi meron naman yung pagkain o mga putas na papakain sa atin. Sige punta tayo. Pag nagpuntahan kaming magpipinsan, pakakainin kami ni lola na kung anong pagkain ang meron siya. And then after noon, pag nabusog na kami, alam mo, susunod na sabihin ni Lola, okay, tapos na kayong kumain, tayo nang mag-rosaryo. E di ganun din, mapunta ako sa Lola ko sa father side, mapunta ako sa Lola sa mother side, rosaryo din. At talagang magluluhod kami. O, luhod na lahat at tayo mag-rosaryo. Ganun. So sabi ko, pagkabata, rosaryo, rosaryo. And then alam nyo, nung ako'y madre na, tinanong ko rin ng aking nanay, Nay, paano mo po ba ako pinagbuntis? Sabi ko sa kanya noon.
Ah, sabi niya, nung pinagbuntis kita, hirap na hirap ako. Pero itong kalooban ng Diyos, sinikap ko, talagang nagtiis ako sa hirap para lang mailwal kita sa mundong ito. Sapagkat ika'y regalo ng Diyos sa akin. At alam niyo mo, kahit hirap na hirap ako, nagsisimba pa rin ako sa bundok. Alam niyo, Father, sa aming probinsya sa Aklan, at sa aming bayan, doon sa baryo, baryo namin, sa kabilang baryo, merong mga madre, local congregation, founded by the Franciscan brother. Ang tawag na sa kanya ay ermitanyo. Kasi mag-isa lang siya dati. So, nung malaman ng mga tao na meron ng congregation doon, bagamat po ito ay medyo malapit lang sa amin. Pag ito kasi ay pinuntahan mo gamit ng sasakyan, medyo malayo. Pero pag ito ay pinuntahan mo na maglalakad ka lang, pwede kang dumaan ng bundok. So ang ginagawa pa na ng nanay ko, kahit na mahirap yung pagbubuntis niya, pumupunta pa rin siya doon sa mga madre at magsisimba pag araw ng Linggo. Sapagkat wala pong misa sa amin. Alam niyo, sa baryo, wala kaming misa. Ang misa lang ay sa bayan. So ito pala yung aking pinagdaanan nung ako'y bata pa. At alam mo nyo, nung ako'y high school na, hindi naman ako nag-aral sa Catholic school. Ako'y nag-aral sa government school sa aming bayan. Wala kaming monthly mass. Wala kaming rosary. Ganun. Meron lang noong pumupunta na mga grupo na kung saan nagba-Bible study. Parang ganun, Bible sharing, page sharing every Wednesday. And then sumali ako doon. And then after that, patuloy, naging active ako doon. At doon nga, alam nyo kung anong ginawa sa akin ng mga kaklase ko. Sapagkat nung time na yun, nung high school ako, lumabas sa TV yung 3 o'clock prayer habit, at lumabas sa TV si Sister Faustina. At dahil active na ako sa organization na yun, every fellowship ang tawag noon, every Wednesday, at sila ang makaklase ko, pinikayat ko palagi, uy, tara na, punta naman tayo sa fellowship. Ano naman yun eh, during lunch time yun, lunch break. Ay, ikaw na lang. Hanggang sa tinagurian nila ako, o yung tinawag nila akong Sister Faustina. Hindi, ikaw na si Sister Faustina. Kaya mula noon, second year high school siguro ako, third year, hanggang fourth year, bago pang nag-graduate, ang tawag sa akin ay Sister Faustina. At minsan pa, nagsasabi sila. Or minsan may mga kalokohan, Sister Faustina, Sister Faustina, Sister Paos, yung ganon. Pero nakalimutan ko na yon. Nakalimutan ko na yun nung ako'y mag-college. Actually, hindi ko naman talaga gustong mag-madre. So sabi ko, ano ba yung sister na yun? Hindi ko naman talaga gusto kasi gusto kong mag-asawa. At isa pa yung pinaka-goal ko sa buhay, gusto kong yumaman. Gusto ko maging isa akong tanyag, isang successful na businesswoman. Kasi po, business-minded ako. Siguro na sa family din namin. And then, nung mag-college ako, Father, Brother Earl, Brother Carlo, nung mag-college ako, tumira ako sa aming kamag-anak sa tiyahin ng aking nanay. At itong tiyahin ng aking nanay ay napaka-religious. Everyday siya nagsisimba. At everyday siya nagrurosaryo. Kung kaya't everyday inikayat niya akong magrosaryo kasama niya. Alam mo yung rosaryo namin, hindi umaabot ng 30 minutes, more than an hour yata. Kasi ang dami yung pinagdadasal. Kasi yung tiyahin ng aking nanay ay isang charismatic. At sa aming bayan, sa aming lugar sa Calibo, Aklan, active po ang charismatic community. So, ang dami-dami po niyang pinagdadasal ng mga tao, lahat na yata ng mga tao pinagdadasal niya, nakaluhod po kami for more than an hour yata. And then dahil everyday siya pumupunta ng simbahan, everyday nagsisimba. At alam niyo ba kung anong oras?
at 5:30 yung first mass sa Kalibo. Yun ang kanyang pinupuntahang misa. Kung kaya, sabi niya, para may kasama din ako, sabi niya, kaya 5 o'clock, kailangan nating maghanda at tayo'y pupunta sa misa, sa katedral, para maabot natin yung 5:30 mass. Kung kaya't every day, 5 o'clock, umalis kami ng bahay, sapagkat at 5 o'clock, wala pa pong tricycle. Eh di, anong ginagawa namin? Naglalakad lang po kami. At habang naglalakad po kami, kami po ay nagro-rosaryo. So, yun. May rosaryo, may misa. Every day po yun. Kung babalikan ko yung storya na aking bukasyon, sa palagay ko po, at para po sa akin, yung seed ng vocation into religious life na ipinunla ng Diyos sa akin, yun po ay nadiligan unti-unti. Kaya nung college po ako, bagamat hindi ko inisip, hindi ko pinili, at wala sa balak ko na magmadre, kahit sabihin ko, ako ginawag na ako, talagang hindi ako magmamadre kasi iba yung gusto ko sa buhay. Pero itong vocation, itong seed of vocation, nadiligan ko ito unti-unti. Kung kaya, nung naramdaman ko yung calling, at dahil po ako ay member ng charismatic na din, sapagkat ito nga pong tiyahin ng nanay ko, hinikayat ang nanay ko na maging charismatic, hanggang ako din po naging member ng charismatic, naging member ng music ministry ng charismatic ng Kalibo. Nung naramdaman ko po yung calling na yun, sabi ko, sino ako para paghindian yung tawag ng Diyos? Bagamat hindi po klaro sa akin, hindi pa klaro sa akin noon, ano ba itong nararamdaman ko? Tinatawag ba talaga ako ng Diyos sa religious life? Actually, kung babalikan ko, parang sinasabi ng Diyos sa akin, why don't you try the other kind of life? Kasi para sa akin nung una, after college, nag-enjoy na ako ng pagbi-business. Kasi college pa lang ako, nagbi-business lang ako. Mahilig talaga ako mag-create ng money. Kasi ito nga yung pinakagusto ko. Yung dream ko talaga to become rich, no? Ang maging mayaman. So, wala na akong iniisip kundi yung mag-create ng money. Money, pera. At nag-enjoy ako. Pero nung isang araw, parang sinasabi ng Diyos sa akin, masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? Nabigla ako noon, biglang pumasok sa isip ko yung katanungan na yun, masaya ka ba talaga sa buhay mo ngayon? Eh sabi ko, masaya naman talaga ako nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako mag-business. Tsaka everyday nagsisimba ako. Everyday nagro-rosaryo ako. And then nagsiserve pa ako sa prayer meetings. Everyday, hindi naman everyday, every other day, nagko-choir pa rin naman ako. Kasi nga, yung business ko ay parang self-employed, no? Ako ang may hawak ng oras ko. So, bahala ako kung saan ako pupunta, saan ako mag-aalok ng aking product, kanino. Kung magsistop ako sa isang lugar, okay lang, kasi hawak ko yung oras ko. So, sabi kong gano'n, di actually, masaya naman talaga ako . Pero another question dumating sa aking isip, why don't you try another kind of life? Parang sinasabi ng Diyos, itry mo yung another kind of life. And then pinag-isipan ko, ano bang ibang klaseng buhay? Ang masaya na nga ako sa buhay na to. At ang iniisip ko, ang magkaroon ng pamilya. And then, patuloy yung alok na yun, why don't you try the religious life? Bigla akong napaisip, religious life. Binalikan ko, o nga pala, tinawag ako dating sister, pero ayaw ko naman talagang maging sister kasi gusto ko magkaroon ng aking sariling pamilya, ang bumuo ng aking pamilya. Pero sabi ko nga, dahil ako'y charismatic, hindi ko kayang paghindian yung tawag ng Diyos. Naramdaman ko na calling yon. So sabi ko, sige, Lord, kung ito ay calling, pwede bang itry lang muna yung calling? Actually, Father, yung sabi ko lang, just a try.
So, pumasok ako sa kumbento para i-try yung buhay ng mga religious. Aspirancy kasi, yung aspirancy period, no, I come and see. Yung candidate, yung aspirant, I welcome to observe the way of life of the sisters. At the same time, yung mga sisters mag-o-observe sa aspirant. So pumasok ako, inobserbahan ko yung mga sisters kung paano sila mabuhay bilang mga madre. And then sila din, inoobserve din nila ako. Actually, hindi ko maisip, sabi ko, parang hindi ko alam kung kakayanin ko yung ganitong buhay. Pero alam niyo, Father, nabigla ako. Ha? Sabi ko, lumipas ang isang buwan, hindi ko maisip, nakayanan ko pala. Nagustuhan ko pala yung prayer life. Nagustuhan ko yung way of life ng mga madre. Pero sabi ko, hindi ko alam kung ako okay sa kanila. Hindi ko alam kung fit niya ako sa religious life, sa Franciscan way of life. Sabi kong ganun. Pero alam mo, sa totoo lang, pagpasok ko sa aspirancy, doon talaga ako na-attract sa mga madre. Wow! Wagas! Sabi kong ganun, bakit sila pag tumawa, wagas? Bakit sila, ang buhay nila parang totoong-totoo? Bakit yung joy na nasa kanila, bakit parang totoong-totoo, hindi nabibili ng pera? Kasi di ba yung ano ko ay umaman, kasi gusto kong umaman para masaya ang buhay, maalwa ng buhay. Pero nakita ko sa mga madre yung tunay na saya ng buhay, yung tunay na kahulugan ng buhay, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. So, feeling ko, hindi man ako karapat-dapat, pero sabi ko sa Diyos, Lord, kung ito'y para sa akin, kasi sabi ko, try lang naman, pero bakit nagustuhan ko at bakit feeling ko, dito talaga ako tinatawag, aspirant pa lang ako noon. Sabi ko, bigyan mo naman ako ng grasya. Kung para ako dito, bigyan mo ako ng grasya, tulungan mo ako. Actually, Father, pumasok ako sa aspirancy na hindi pa pumaayos, may mga accounts pa po ako. Ibig sabihin, unsettled accounts, may mga utang pa po ako. And then may marami pa pong mga utang sa akin na kailangan kong similin. So marami pa pong ayusin. Totoo lang, may Christmas vacation, may summer vacation, wala akong ginawa nga kundi mag-ayos ng utang ko. Sa mga tao na may utang sa akin, hindi ko na siningil, bahala na lang sila kung magbabayad sa akin. Ang importante, mabayaran ko yung utang ko. Salamat sa Diyos, binigyan niya ako ng grasya. Maraming mga tao na tumulong sa akin. Pagpasok ng postulancy, okay na, nasettle na lahat ng accounts ko, Father. So, yun ang storya ng pagpasok ko, kung paano ako hinubog ng pamilya. Nung binalikan ko yung storya ko, ah, kaya pala, nadidigan yung seed of vocation na ipinunla ng Diyos sa akin, kaya't nag-grow ito paunti-unti. Thank you, Father. Salamat, Sister Sharon. Nakakatuwang pakinggan ang inyong kwento ng paghuhubog bilang mahalagang bahagi ng kwento ng bokasyon. Dito makikita natin, Earl, Carlo, at sa mga nanonood at nakikinig at sumusubaybay sa ating online usapang bokasyon, na una nating nauunawaan or nasisimula natin ang pag-unawa sa panawagan ng Diyos sa tulong ng mga taong humubog sa atin. Kung babalikan natin yung kwento ni Sister Sharon, no? Simula sa pagtuturo ng kanyang lola ng rosary, yung dating sa kanya ng 3 o'clock prayer, no? Kung saan minsan natawag nga siyang Sister Faustina, yung tiyahin niya nung nasa college siya na very religious, no? Tapos ay lagi nagsisimba at nagro-rosaryo, tapos dumating yung punto na siya ay nag-involved sa charismatic group. At sabi nga ni Sister ay naging bahagi pa ng music ministry ng charismatic group. At alam natin, Earl and Carlo, kapag ikaw ay member ng isang charismatic group, hindi lang ito basta praise and worship. Ito ay meron ding formation, no? Meron ding pamamaraan ng paglilingkod, apostolate, spirituality, and very holistic, no? Hanggang sa dumating din yung sandali na siyempre, bagama tayo ay involved sa marami mga gawain pang simbahan, papahalaga sa Diyos, ay kailangan din nating pumasok sa isang paraan ng pamumuhay, no?
na tumitingin sa realidad na meron tayong dapat natugunan sa ating mga pangangailangan. At sa bahaging yun ng buhay ni Sister ay yung pagpasok niya sa larangan ng, sabi nga niya, yung marami na siyang mga ginagawang pamamaraan sa larangan ng business, no? Oho, kumbaga nagsisimula na rin siyang itaguyod ang kanyang pamilya at ang kanyang pangangailangan, no? Hanggang sa sumapit ang sandali na merong pakikipagtagpo sa Diyos, no? Na merong dumating paanyaya sa kanya, no? Na dumating sa isang realization na dinidiligan pala ng Diyos yung seed of vocation na meron siya, no? At ganun talaga, no, yung bang kahit siguro ako bilang isang pari, sister, at siguro masasabi din ito ng mga kasamahan kong nakikilakbay po sa inyo ngayon, na talagang sa formation, makikita natin yung mga pinapahalagahan natin. Eh. At napakahalaga doon sa huling bahagi ng sharing po ni sister, yung pagtingin niya sa kaligayahan ng mga madre. Yung kaligayahan na para bagang hindi kayang pantayan ng ipinag-aanyaya ng mundo na ating ginagalawan. No? Na alam natin, para siguro masigit na maging konkreto, yung kaligayahan na nagmumula sa Diyos. No? Na kaya mong bitawan ang mga ipinag-aanyaya ng buhay sa labas na kumbento o ng formation house o ng seminary sa bahagi namin, para tugunan yung panawagan ng Diyos at tagpuin siya doon at maranasan ng kaligayahan. Salamat po, sister, sa unang bahagi ng ating bahagi na. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Mahal pa rin kita.
Nagbabalik po tayo sa ating online usapang bokasyon. Dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating usapan, no? Sa pagkakataon pong ito ay bibigyan natin si Earl at Carlo ng pagkakataon para tanungin si Sister mula din po sa kanyang unang naibahagi sa atin. Mauna po si Earl. Yan, magandang gabi po, Sister. Magandang gabi, Earl. Opo. Ay, good afternoon po pala siya. Good afternoon lang. Opo. Maraming pong salamat doon sa inyong pagbabahagi. No? Nang isang bagay na nakakuha ng attention ko ay yung gustong-gusto niyo maging businesswoman, no? Talagang talagang yung pag-focus sa trabaho, no? Kasi kami pong dalawa ni Carlo ay na rin po, graduate na rin po nung pumasok kami sa Our Lady of the Pillars Seminary. At yung from wanting to gain, no, money, yung mga bagay na material things ay iba yung inalok sa inyo ng Diyos, and that is the poverty of life, no? At isang bagay lang po yung gusto kong malaman, maaaring maibahagi niyo po sa amin ay ano ba yung yung parang naka-attract sa inyo, no, sa pag-aalok ng Panginoon ito sa itong kind of poverty, yung totally different kind of life na from the yung bagay na gusto ninyo, no? Pero ito yung inalok sa inyo ng Diyos. Ano yung naka-attract sa inyo para piliin ang inaalok ng Diyos sa buhay niyo? Ngayon na po. Sa una pa nga, question na dumating sa akin, no? Na, are you happy with your life now? Parang gano'n. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Then nabigla ako kasi akala ko naman talaga masaya ako kasi may pera ako, nakakapunta ako kung saan, kasi nga self-employed, hawak ko yung oras ko, ganun. Pero nung sabi, why don't you try another kind of life? Nung pumasok ako sa convent, syempre iniisip ko pa rin, sige, sa isip ko, okay, iwanan ko muna yung business ko, try ko lang muna kung ano yung buhay sa loob. Nung doon ako sa loob, doon ko nakita, sabi ko, bakit ganito yung mga madre? Hindi sila nakakalabas, hindi sila nakakapunta ng mall. And then, bakit iba yung saya nila? At bakit hindi nila nabibili yung gusto nila? Pero bakit ang saya nila? Tapos alam mo, sa convent, sa Spirancy, hindi kami pinapayagang lumabas. At hindi kami pinapayagang bumili ng gusto namin. For example lang ha, yung mga basic na kailangan. Toothpaste, bath soap, shampoo, parang gano'n. Diba, nung sa labas tayo, pipili tayo ng gusto nating sabon. Gusto mong sabon, Dove, gano'n. Gusto mong shampoo, Pantene, kung ano-ano yun. Ay, sa kumbento, bibigyan ka lang. Oh, itong sabon ninyo, itong shampoo ninyo, itong toothpaste ninyo. Eh, hindi naman yun ang dati kong brand eh. Pero na-try ko, na ibig sabihin, sige, kung ano lang ibigay, di yun. And then sabi ko, okay lang din naman pala. And then doon ko nga nakita sa mga madre, wala silang pera, hindi sila nakakalabas. Bakit tunay? Bakit sila? Bakit ang saya nila yung tunay, yung wagas pag tumawa? Eh bakit totoo? Bakit parang pag tumawa sila, yung kaligayahan nila parang walang katapusan? Yung hindi yung material things na kung saan dapat sana sa ganitong buhay. Meron din material things. Bibigyan din kami ng pera, bibigyan din kami ng ano, pero pala eh. Wala yung pera, ito turn over mo. At sabi ko nga, yung mga madre nagtuturo, eh wala naman yung sweldo. Pero bakit ang saya nila? Bakit kita ko yung tunay na saya sa puso nila? At doon ako na-attract. At diba gusto kong yumaman? Pero parang sinasabi ng Diyos sa akin, ano ba yung gusto mong saya? Yung saya na kagaya ng mga madre o yung saya na nabibili ng pera, nabibigay ng pera? At doon ko na pagtanto, hindi ko pala kailangan ng pera. Hindi ko pala kailangan yumaman. Kaya doon nagsimula, natuloy-tuloy na ako. Actual na sinasabi ko lang sa mga relatives ko, nagtatry lang ulit, pero actually, buo na yung isip ko, natagpuan ko na.
ang tunay na saya, yung inner joy na tinatawag, na hindi nakikita sa material things, na hindi nabibigay ng mundo, kundi ang Diyos lang, ang tunay na makakupuno ng saya sa puso ko. Yun, Father Earl. Maraming salamat po, Sister. Yung sa pagbabahagi ni Sister ay isang bagay, yung matingkad na naaalala ko parati. Ano, yung kapag po sinusuot namin yung sutana, no, yung merong merong traditional prayer na ginagamit. No? Sinasabi ay, "The Lord is the portion of my inheritance and my chalice. It is He who will restore my inheritance to me." Tapos sabi ko, okay, ang ibig sabihin nito, no? Tapos, yun po pala ay patungkol kay Aaron. Na si Aaron ay walang pwedeng manahin. Ano ang, sino lang ang mamanahin niya? Sabi ng Panginoon, ako lang ang mamanahin niya, ang Diyos. No, at yun, yung kung hahanapin natin yung kayamanan, no, yung level ng ano ba talaga ang tunay na yaman na hinahanap natin, mga minamahal na kapatid, no, ay ito ba ay ang yaman na parang tulad ng isang tubig na pag uminom tayo ay mauuha ulit tayo, o ito yung yaman na siyang pupuno, no, sa gitna ng mga uhaw natin, no, sa gitna ng gutom natin, sa gitna ng napakaraming paghahangad. At pinapaalala na ako nito ng homily ni Pope Francis nitong February 1 para sa mga ano, religious, no. Sabi ni Pope Francis, "You are simple men and women who caught sight of the treasure worth more than any worldly good. And so, iniwan niyo yung mga mahalagang bagay, ang pag-aari, ang pangarap na magkaroon ng pamilya." At bakit niyo ginawa ito? Dahil, no, because you fell in love with Jesus. And you saw everything in Him, and then raptured by His gaze, He left everything behind. No? Maraming salamat po, Sister, sa inyong pagbabahagi. Apo. Thank you din, Earl. Salamat, Earl and Sister. Ngayon naman si Carlo. Magandang gabi po. Hello, Sister. Hello po from the Philippines. Hello, Carlo. Brother Carlo. Maraming salamat po, Sister, sa napakagandang pagbabahagi ninyo ng inyong kwento at karanasan ng paghuhubog. Siguro, yung curiosity lang po sa aking isip, nung ngayon po kayo ay naglilingkod malayo sa ating bayan, malayo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan, paano niyo po nadala yung paghuhubog na inyong naranasan, yung paghuhubog na inyong natanggap sa paglilisyon niyo po ngayon dyan sa ibayong dagat? Ibayong dagat. Siyempre, ito yung buhay na in-embrace ko, no? FMIJ, pagdating FMIJ ako sa Pilipinas, Franciscan Missionary Sisters of the Infant Jesus. Pagdating ko dito sa Italia, FMGB, Franciscan Missionary di Gesù Bambino. So yun. Ganun pa rin naman, no? Pero syempre, may pagkakaiba. Ibang kultura. Kultura Pilipina, kultura Italiana, no? Ganon. Pero yung tradisyon ng congregation, syempre pareho pa rin yun. Alam ninyo, nung nakarating ako dito ng Italia, di ang saya-saya kasi syempre nakarating ka sa ibang lugar. At syempre, yung pinakamagandang karanasan kasi 15 sisters kami dumating dito at nagkaroon kami ng formation sa Assisi. Kasi yung amin niyang foundation ay sa Italy, sa L'Aquila. Ang aming mother house, kasa madre ay nasa Assisi, Santa Maria degli Angeli. Okay. So, doon kami nagstay for 2 months magkasama at umikot kami sa iba't ibang Franciscan places. Yun ang pinakamaganda. Binalikan namin yung buhay ni San Francisco at ni Mother Barbara Micarelli. After ng 2 months, doon ko umuwi na yung 13 sisters sa Pilipinas, naiwan kaming dalawa. Doon nagsimula yung isang masasabi natin, sabi ni Cardinal Tagle noong siya ay na-transfer din dito sa Roma. Ano na rin siya, kasama na rin siya sa mga OFWs.
And then doon ko rin naranasan na maging isang OFW. Sabi ko, ganito pala yung karanasan na malayo ka sa sarili mong bayan. And then, nung first month, parang okay pa. Nag-enjoy kami sa lamig. Nag-enjoy kami sa magandang tanawin. So maganda, ang ganda naman talaga ng Italia, no? Maganda yung Italy. Lalo na dito sa Rome, malapit kay Pope Francis, malapit sa Vatican, no? After 2 months, nagsimula na ma-homesick. Sabi ganito pala dito, parang hanap-hanapin mo kung ano meron tayo dyan, no? And then, hanap-hanapin mo yung pagkain. Wala naman ditong tuyo. Ang kanin naman, ang kakaiba. May kanin, pero iba yung kanin natin. Hindi naman, walang fried chicken. Again, miss ko na yung Jollibee, pero wala naman. Jollibee defense. Miss ko na yung community ko. Miss ko na yung mga sisters. Sabi ko, ganito pala yung buhay ng mga OFW. Tiniis nila para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, no? Kaya nagtrabaho sila dito, ganun. Pero, sabi ko, ganito pala yung nararamdaman. At nung nagkaroon niya ng malaking tumaas na dito yung ng rate ng COVID, no? Ang positive sa COVID, parang kung pwede lang lumipad pabalik ng Pilipinas. Kasi pag ganito pala na may pandemya, parang gusto mo malapit ka sa pamilya mo, malapit ka sa sarili mo, sa kadugo mo, sa mga kapwa ko Pilipino. Parang ganon. Sabi ko, ganito pala ito. So, kung pwede lang umuwi, kung may time noon na umuwi, ay uuwi talaga ako. Gusto ko namamatay sa sarili kong bayan. Parang ganon. Pero naisip ko yung mga Italian missionaries namin. Malaking pasalamat namin sa kanila. Malaking pasalamat natin sa kanila. Sapagkat ang mga Italian missionaries, yung mga courageous women, 5 sila yung dumating sa Pilipinas, nag-umpisa ng mission. Alam mo, lahat din naman tiniis nila. Hindi naman nila gusto dati yung pagkain nating Pinoy, kasi iba yung pagkain nila. Pero bakit nakatagal sila ng 30 years, nakatagal sila ng ilang years bago bumalik dito sa Italia? Kaya inisip ko na lang din yun. Sabi ko, nagsakripisyo din yung mga Italian missionaries para mabigyan kami ng magandang buhay din sa Pilipinas. Kaya ngayon nag-bloom ang FMIJ sa Pilipinas because of them, the Italian missionaries. And then sabi ko, yung mga kapwa ko Pilipino na nasa ibang bansa, lahat tiniis, lahat sinakripisyo din nila para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Kaya inisip ko yung ibang tao kaysa sa sarili ko. At saka ito, nandito ko sa Italy as part of my mission in the Philippines. So, yung pag-aaral na ginagawa ko dito para mas mapabuti pa yung mission ko sa Pilipinas. So, hindi to para sa akin, kundi para to sa mission ko sa Pilipinas. Hindi to para sa ibang tao, kundi para to sa kapwa ko Pilipino. So, masaya nga ako at binigyan ng pagkakataon ng mga Italian na mag-aral dito sa Italiano. Siyempre, may mga bagay-bagay na, wow, ang ganda rin naman pala. Ganito yung ano. At saka isa pa, yung Italians at saka yung mga Pinoy, may pagkapareho, no? Kasi very close din sila sa families nila. Close family ties. Kaya ganon. And then, sila lang, siyempre may pagkaseryoso. Sabi ko, kailangan ko naman din talaga minsan maging seryoso. Ganon. Kasi yung ano na, at ano meron tayo. So, ang karanasan ko dito, to appreciate their own culture, and then sila din, they also appreciate our own culture, no? Bilang Pilipino, sila mga Italian. So, maganda kasi actually international kami dito. Hindi lang
Italians and Filipinos dito. Sa Rome, sa community namin sa Rome, meron din mga Peruanas, no? Spanish speaking at mga Colombiana. Isa lang pala ang Colombiana. So Spanish speaking sila. Kami, tayo, Tagalog speaking, English speaking, and then yung Italians. Nagkakaintindihan lang kami because actually nung una, nung nag-aral kami ng language, nung dumating din ang mga Africans dito, nag-aral kami ng language, pero hindi pa naman talaga kami marunong mag-Italian, pero nagkakaintindihan kami because we use the language of love. Kaya kami nagkakaintindihan, nagtatawanan na nga lang kami. Kasi actually, hindi yung perfect yung grammar, iba-iba dapat yung word na gagamitin, pero naintindihan namin lahat yon. Kaya masaya kami nag-aral ng Italian language kahit magkaiba kami, African. Ang African pala, ang dalawang Africans, galing sa Cameroon namin, sa community namin sa Cameroon, ay mga ano, French-speaking sila. And then, yung galing sa Peru, Spanish speaking. Galing sa Philippines, English speaking. And then the Italians. So, di ba maganda, international yung dating? Iba-iba yung cultures na unity in diversity. Ang ganun. Maraming salamat po, sister. No, nakakatuwa po yung inyong pagbabahagi kasi mas nakita ko po ngayon at mas na-realize ko na napakaganda pala nung ginagawa ng formation sa isang taong inuubog, no? Kasi kagaya nga rin po nung pinanda nyo kanina na meron kayong mga plano sa buhay, pero inaanyayahan kayo ng Diyos sa buhay religious, sa buhay ng isang madre. At parang nakikita din po natin, no, sa buhay pagdimisyon, sa buhay paglilingkod, minsan may mga gusto tayong gawin, minsan may gusto tayong kainin, no? Gusto na lang nating umuwi, pero dahil tayo ay hinubog sa pagmamahal ng Diyos, hinubog sa halimbawa ni Kristo, no? Mananatili tayo sa misyon at sa buhay na kanyang inaanyayahan, no? Sa kanyang buhay kung saan niya tayo tinatawag, no? At nakakatawa din naman po, sister, yung inyo pong ginawang pagbabahagi na sinabi po ninyo, no, doon po sa inyong karanasan, naging bukas kayo sa mas malawak na karanasan ng ibang tao sa kanilang kultura, bagamat mayroong pagkakaiba-iba, nakikita niyo po yung ganda ng pagkakaisa, no, po, sa kabila noong ating mga differences, no, yung sinabi nyo nga pong unity in diversity. At piling ko ho, no, ito ay produkto, biyaya ng paghuhubog dahil inaanyayahan po tayo sa paghuhubog na yakapin ng lahat, no? Paglingkuran ng lahat. Hindi man natin sila katugo, hindi man natin sila kilala, no? Parang yun yung paanyaya sa atin, maging Catholic, no? Yung parang universal, yakapin ng lahat ng tao, lahat ng paniniwala, lahat ng lahi, no? Maraming salamat po, sister, sa inyong pagbabahagi at napakalaking inspiration niyo po para sa amin at para sa ating mga nakakapagkinig. Thank you din, Brother Carlo. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pagtatanong kay sister, no? Mas lalo pang lumalalim yung ating pangunawa kung bakit napakahalaga ng kwento ng paghuhubog upang higit natin na makita ang halaga ng paanyayang ito ng Panginoon. Ilang mga bagay lang na naging napakatingkad sa ating usapan ngayong gabi. Una, yung paghahangad sa tinatawag na inner joy, no? Kaligayahan. Siyempre po, isa sa mga pangunahing hinahangad ng tao, maging maligaya. Siyempre, yun naman ang gusto ng bawat isa sa atin, no? Yung bang makaranas tayo ng kaligayahan, no? Pero sa daloy ng panahon, o paglipas ng panahon, lalo na sa konteksto ng paghuhubog, pinapadalisay o pinupurify yung paghahangad nating yon, no? Na ang kaligayahan ay hindi lamang matatagpuan sa larangan ng meron tayong mga material na bagay, o meron tayong pera, o kaya ay meron tayong pinanghahawakang posisyon, o magandang kalagayan sa buhay, kundi kapag higit pa natin na inunawa ang mga pangyayari sa buhay natin at pagtawag ng Panginoon, ay makikita natin na hindi pala ito ang pangunahing magdudulot ng ligaya sa atin, no?
kundi ang magdudulot sa atin ng tunay na ligaya ay yung makatugon tayo sa paanyaya ng Diyos, yung makasama natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. At sa tingin ko, yun ang mahalagang bagay na dapat na laging hangarin natin sa diwa ng ating paghuhubog. No? Masaya ba tayo sa ating ginagawa? No? Masaya ba tayo sa ating paglilingkod? No? Masaya ba tayo na nagpapatuloy sa ganitong klaseng buhay? Pag tinanong tayo kung masaya tayo at tumugon tayo, oo naman, masaya kami, no? Masaya ako. Saan nagmumula ang ligaya natin? No? At kung ang Diyos ang pinagmumula ng kaligayahan natin, edi nasa isang maganda tayong karanasan ng pagtalima o pagtugon sa tawag ng Diyos. Kalawa, yung sense of poverty. No? Kanina nakikinig ako kay sister, no, sabi niya, noon, pwede akong pumili ng brand ng bath soap, tsaka ng toothpaste, no? Shampoo. No? Pero nung pumasok na ako sa formation, ibibigay lang sa'yo, ito ang iyong sabon, ito ang iyong shampoo. Hindi naman tatanungin sa'yo ng iyong superior, ano bang brand mo? Ibibili kita. No? Kundi kung ano lang yun nandyan. No? Pwede natin makikita, no? Kapag tayo ay kontento at nakikita natin ng Diyos bilang kaligayahan natin, hindi na siguro natin iisipin pa kung anong brand din, no? Talaga. Kundi kung anong nandyan, ipinagpapasalamat na lamang natin sa Panginoon. Para ngayon, di po ba, nasa karanasan tayo ng pandemya, no? Makikita natin na higit nating ikaliligaya, kagaya na sinasabi ni sister, yung makasama mo lang ang iyong pamilya, okay sila, maging maayos sila, tayo ay nakakakain ng maayos, nakakaraos everyday, wala nagkakasakit. At yung meron tayong kakayahan na laging tingnan ng Diyos na hindi tayo papabayaan. No? Simpleng buhay, pero sa kapayakan ng ating buhay, doon natin makikita ang Diyos na tinutugunan natin. At ikatlo, yung sacrifice. No? Diba? Araw-araw tayo ay tinatawag para mamatay sa ating mga sarili, para mabuhay. Gigising ka hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos at sa sambayanan ng Diyos na ipinagkatiwala niya sa atin. No? Siguro sa inyo, Carlo Earl, yung community na kinabibilangan ninyo sa inyong mga formation houses, no? O inyong pamilya sa kasalukuyan na kasama nyo, no? O ang inyong parokya kung saan kayo ay nabibilang. Ang inyong mga kaibigan, yan. The sister, ang kanyang community. No? At ako naman, ang ministry, no? Ang ministry ng seminary formation. At syempre, ang sambayanan ng Diyos. Na ang lagi nating hangarin para makamta natin ang ligaya ay yung may alay natin yung sarili natin. Yun yung kaligayahan natin. Minsan nga po, sister, sunod-sunod yung mga misa. Hindi lang po dalawa, kundi tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Naalala ko ang experience ko sa isang parokya na nakasyam na kong misa. Eh, no? Kasi kailangan na matugunan yung iba pang mga schedule. Pagkatapos kong magmisa, yung panghuling misa, napaluhod talaga ako sa harapan ng Blessed Sacrament. No? At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, nakaya ko yun. Pero alam kong hindi ko yun nakaya dahil sa kakayahang meron ako. Kundi nagawa ko yun dahil sa grasya at biyaya na nagmumula sa iyo. Kaya sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sarap ng pakiramdam, Sister Earl and Carlo, kapag walang-wala tayo para sa sarili natin. Dahil doon natin nakikita yung tinatawag na kapayapaan ng kalooban na nagpapasakop na tayo sa Diyos na tumatawag sa atin. Sabi ko nga sarili ko noon, siyam na misa, parang nalasing na yata ako sa dami ng wine na nainom ko. Pero sabi ko, paano kaya ako nalasing sa presensya ng Diyos? At paano ko nagawang damahin at kilalanin
na ang kumikilos sa akin ay hindi na ang limitado kong katawan, kakayahan at isipan, kundi ang napupuspos na grasya na ng Diyos na nangungusap sa maraming tao. Kasi pinoobserbahan ko ang sarili ko, binabawasan ko ba ang homily ko? Minamadali ko ba ang misa? O kaya ay sinisikap ko ba na mairaos na lang ang bawat misa? Hindi eh. Ang bawat karanasan ng banal na misa at pag-aalay ng sarili ay laging umuwi sa karanasan ng pakikipagtagpo sa Diyos. Gayong ang misa ay larawan ng pag-aalay ng sarili, pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Kaya pala pag nag-aalay tayo ng sarili, Sister Carlo and Earl, doon natin nakikita yung saysay ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos. At panghuli, yung misyon. No? Kanina nga nagtatanungan si Carlo and si Sister, no? Paano niyo po, Sister, nadadala yung way ng paghuhubog, buhay, na kayo po ngayon ay nasa ibang bansa? No? Totoo yun, Sister, pag nasa ibang bansa ka, maraming iba't ibang kultura ang masasaksihan mo. No? Hindi lang yung kultura sa bansang yan, kundi dahil sa community, may kasama ka pang ibang mga lahi, no? Ay iba ding culture yung dala nila, no? Diversity talaga, no? But there's unity, no? In diversity, no? Na sabi nyo nga po, pare-pares kayo nag-aaral ng Italian, pero nahirapan ang bawat isa, nagsisikap na matuto, pero nagkakaunawaan. Siguro ganun talaga ang karanasan ng sama-samang pagiging bukas sa pagkilos ng Diyos. Marahil kagaya ng inyong karanasan, Sister, at ng mga kasamahan nyo na galing sa iba't iba ding bansa, nandun kayo sa direksyon na dito tayo inaanyayahan ng Diyos, dito tayo lumago, dito tayo mamunga, dito tayo magsikap. At mula sa ganung iisang direksyon, kahit na may pagkakaiba, kahit na may kanya-kanya kultura at paghuhubog na pinagdaanan, nagkakaroon ng kaisahan. Sa inyo pong lahat na nakikinig sa amin ngayong gabi, no, makita sana natin na napaka makabuluhan ng kwento ng paghuhubog sa larangan ng pag-unawa sa bokasyon. No? Ang bawat karanasan natin, ang bawat araw, ang bawat pagkakataon at ang bawat pakikisalamuha ay bahagi palagi ng ating paghuhubog. At kung saan tayo nandun, doon natin ang tagpuin ang Diyos na tumawag sa atin. Sapagkat, kumbaga sa isang buong larawan, ang bawat nangyayari, nararanasan, at ang bawat taong ating nakakasalamuha ay bahagi ng larawang yon para mabuo. At kapag nabuo ang larawang yon, doon natin makikita na ang larawan pala natin ay si Jesus na tumawag sa atin. Sister, sa pagkakataon pong ito ay nais po naming hilingin ang inyong mga pangwakas na mensahe, lalo na po sa mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Sige po, Sister. Salamat, Father. Siguro yung masasabi ko lang, no? Unang-una sa mga magulang. Sa mga magulang. Alam nyo, may mga times na mahirap ang formation, diga, Father. Siguro naranasan na ni Brother Carlo, ni Brother Earl. Hindi ganun kadali ang buhay sa kumbento, ang buhay seminaryo, no, mahirap. Pero dahil sa prayers ng magulang at dahil ang magulang mismo ang nag-i-encourage, never akong sinabihan. Actually, isa pala sa kung bakit ginusto ko o dream ko na maging mayaman ay para maiahon sa buhay ang aking pamilya. No? Gusto ko na magkaroon ng magandang buhay ang aking pamilya. Lalo na yung aking mga magulang. Ayaw ko sila na maghirap, ang ganun. Sa kabila na kailangan nila ako financially, alam nyo, sila pa yung nag-encourage sa akin. Sundin ang kalooban ng Diyos. Actually, ako ang umiyak sa magulang ko. Sabi ko, hindi ko kayo kayang iwan kasi kailangan nyo ako. Kailangan nyo ang tulong ko financially. Anong sabi ng nanay at tatay ko, huwag mo kaming alalahanin, hindi kami pababayaan ng Diyos.
So, malaking factor yon sa buhay ko bilang isang madre, yung suporta ng magulang. Sapagkat sila nga tinitingnan ko, sina nanay, buong puso nila akong ibinigay sa Diyos. Actually, hindi ko ito makakalimutan, Father, ha? Nung sinasabihan si nanay ng mga tao sa aming baryo, bakit mo pinayagan si Sharon na magmadre? Eh di sana may yaman na kayo ngayon. Eh di sana napagawan ka na ng magandang bahay. Sana hindi mo pinayagan yung anak mo. Alam mo ang sagot ng nanay ko. Si Sharon ay regalo ng Diyos sa amin. Binigay si Sharon sa akin para mahalin at alagaan. Pasalamat ako sapagkat binigay siya sa akin ng Diyos. Ngayon na may plano ang Diyos sa kanyang buhay, sino ako para tumutol? Sapagkat si Sharon ay hindi akin, siya ay galing sa Diyos. Alam mo, hindi ko yung makakalimutan, Father. Sabi ko, parang dahil doon sa sinabi ng nanay, yung kinuwento ng nanay ko sa akin, dahil doon mas lalong naging strong yung vocation ko, sapagkat buong puso akong binigay ng nanay ko sa Diyos. Dapat buong puso ko rin ibibigay ang sarili ko sa Diyos. Kaya sa mga magulang, kung meron mang calling yung inyong mga anak, eh suportahan niyo sana. Alam mo, nalulungkot ako, Father, sa tuwing merong mga gustong pumasok sa pagmamadre o sa pagpapare. Pero karamihan sa pagmamadre, no, ayaw payagan ng magulang, ayaw payagan ng nanay. At alam mo, diba? Masama ang loob nila sa kanilang nanay. Masama ang loob nila sa kanilang tatay sapagkat hindi sila pinapayagan, hindi sila sinusuportahan. Kaya sana, sa mga magulang, maging bukas kayo kung ano man ang plano ng Diyos sa buhay ng inyong mga anak. Suportahan niyo sila kung kayo may mga anak na seminarista o may mga anak na nagmamadre ngayon, postulant o novice na ngayon, suportahan niyo sila. And then sa mga kabataan na nakikinig ngayon, alam niyo, napakaswerte ninyo kung kayo'y makarinig ng tawag ng Diyos. Sapagkat kaming mga madre at pare, hindi namin pinili ang Diyos. Ang Diyos ang pumili sa amin. So ngayon, kung kayo ay tinatawag, ibig sabihin, pinipili kayo ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay pinipili ng Diyos para maging madre at pare. Kaya kung kayo'y nakakaramdam ng pagtawag, tanggapin nyo na ng bukas na loob. Ang pagtawag ay galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Pero binibigyan tayo ng freedom, ng kalayaan ng Diyos para tumugon. Kaya, it depends on you. Kung yung calling ni Lord sa pagmamadre at pagpapare ay tatanggapin mo. At itong sinasabi ko, ang pagpapare at pagmamadre ay isang regalo ng Diyos sa atin. Precious gift of God. Ngayon, gustong ibigay sa iyo ng Diyos ang regalo na to. Tatanggapin mo ba o hindi? Salamat sa Diyos, tinanggap ko yung regalong ito ng Diyos. Sapagkat, the three vows of poverty, chastity, and obedience ay regalo ko sa akin. Kay Father Randy, malaking regalo yung pagpapare sa buhay niya, sa pamilya niya, at tinanggap niya ng buong puso. Tinanggap ko rin ng buong puso. Maswerte kami sapagkat tinanggap namin. Naisip ko nga, kung hindi ko to tinanggap, naku, siguro hindi ako ganito kasaya sa buhay ko ngayon. Di ko alam kung nasaan ako ngayon. Sabi ko nga, pag nagsasalita ako sa mga vocation campaign, kung hindi ko tinanggap ang tawag ng Diyos, siguro mayaman ako ngayon, pero malungkot ang buhay ko. Siguro may asawa ako ngayon, may mga anak, pero di ko alam, baka hiwalay kami ngayon. Sapagkat, hindi yun ang plano ng Diyos. Pero ngayong madre ako, masaya ako sa buhay ko sapagkat ito ang plano ng Diyos para sa akin. Kaya sa mga kabataan, be open kung ano yung plano ng Diyos sa buhay ninyo. Yun lang, fathers. Father Randy, Brother Carlo, and Brother Earl. Sa mga magulang at sa mga kabataan, yun ang pinaka magandang mensahe ko sa inyo. At sa mga tao, tayo magpatuloy sa pagdadasal sa mga pare, madre, sa mga seminarista. Lalong-lalo na sa kay Pope Francis, sa ating mga obispo, ipagdasal natin sila.
lahat, kaming lahat. Salamat po ng marami sa inyo. Maraming salamat din po, Sister Sharon, sa inyo pong pakikilakbay sa amin ngayong gabi. Napakalaking bagay po na makapakinig, lalo na po syempre ang mga kabataang, babae, no, na nag-iisip din at nakadarama ng ganitong klaseng pagtawag ng Diyos. No? At sa kabilang mukha din ang kanilang mga magulang, no, upang sa gayon ay magabayan sila at maalalayan upang tumugon sa ganitong klaseng paanyaya. Sa inyo pong lahat na nanonood ngayon, nakikilakbay, kung kayo po ay may mga karagdagan tanong o paglilinaw, maaari po kayo mag-iwan ng mensahe through private message sa Ministry ng Bokasyon Messenger, kung saan po ay sisikapin naming sagutin ang inyong mga katanungan sa kakayahang mayroon po kami. No? Sister Sharon, mag-iingat po kayo palagi at makakaasa po kayo sa aming mga panalangin. Kamusta nyo rin po kami sa mga kababayan natin dyan, no? Hindi lamang po sa mga religious, hindi lamang po sa mga pari, kundi lalo na po sa mga kababayan natin na naghahanap buhay at namumuhay po dyan sa Italia. No, minsan ako nakapunta dyan. Yes, Father. At nagkaroon ako ng magandang karanasan sa pagbabahagi na namin at pakikipag-usap sa mga kapwa natin Pilipino na naghahanap buhay po dyan sa Italy. Tapusin po natin ang ating usapang bukasyon sa pamamagitan ng isang panalangin. Damhin po natin ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, at ang kanyang mapagmahal na presensya na laging nasa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Pagmahal na Ama, maraming salamat sa isa na namang karanasan ng usapang bukasyon. Alam namin na sa tuwing nababalikan namin ang iyong pagtawag sa amin, paanyaya upang maglingkod at mag-alay ng aming mga sarili. Ito ay sandali na kung saan ay higit naming natutukoy kung gaano mo ipinadama ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal, at ang iyong pagkaling at pag-aaruga sa bawat isa sa amin simula pa ng kami isilang sa mundong ito. Idinadalangin namin na naway patuloy mo kaming pag-alabin sa aming pag-aangad at pagnanais na mapaglingkuran ka. Patuloy nawa namin magawang maialay ang aming mga sarili, ang aming oras, kakayahan, maging aming kayamanan, upang sa gayon ay higit namin na maranasan ang tinatawag na tunay na kaligayahan ng buhay, ang tunay na saysay ng buhay, na kung saan kapag nagagawa naming maialay ang aming mga sarili, doon namin nauunawaan ang kahulugan ng pagtugon at pagtalima sa iyong panawagan. Inihiling namin na sana ipatuloy mo pang pagpalain at basbasan ng simbahan ng marami pang mga kabataan na tutugon sa ganitong klaseng landasin ng buhay, lalo na sa ganitong klaseng mga mapanghamong sitwasyon at pagkakataon na kung saan ay naghahangad ang iyong sambayanan ng mga pastol at mga kalakbay sa pagtingin sa liwanag at pag-asa na sa iyo lamang namin matatagpuan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at nawa ay pagpalain po kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyariang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, mayroong bokasyon kung tawagin. Ito po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ito po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. At ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. And stay with Jesus. I love bokasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Sister Sharon, Carlo, and Earl. Good night po and God bless you all.